Marami ang nagulat na maghain ng kanyang Certificate of Candidacy o COC sa pagkapangulo si Senator Ronald De La Rosa. Siya ang standard bearer ng ruling party, ang PDP laban at running mate niya, si Senator Christopher Go. Tinawagan ako 3 o'clock in the afternoon na pumunta sa Sofitel para mag-file ng COC. So sabi ko, bakit? Pwede malaman anong rason? Ang sabi sa akin ng liderato ng PDP Laban na si Secretary Cuse, eh, wala na tayong ibang nakitang pwede magpapatuloy sa legacy ni President Duterte na iiwan, kundi ikaw. Yung laban natin sa droga, criminality, corruption, insurgency, at lahat-lahat, ikaw ang pwede magpapatuloy, kaya punta ka dito para mag-file ka ng COC mo. Sabi ko, okay, I'll be there, pero malayo ako, ha, baka hindi ako, baka ma-traffic ako, alasin ko ang ang deadline. Bilisan mo, punta ka dito. Pag-amin nito, hindi siya nagpahiwatig na gusto niya maging pangulo ng bansa, pero anya alam niya na isa siya sa mga pinagpipilian, silang tatlong neophyte senators, siya, Senator Go, at Senator Francis Tolentino. At anya, nabigla siya nang utusan siyang maghain ng kanyang COC. Totoo yun, nabigla ako. Sino bang hindi magulat? Presidente na yan, eh. Abuti sana kung ordinaryong position lang yan. That is the highest position in the land. So talagang nagulat ako. Depensa pa niya sa mga puna ng kampo ni Senator Manny Pacquiao na hindi sinunod ng PDP Laban Cusi faction ang proseso sa pagpili sa kanya. Diin niya, may basbas ni Pangulong Duterte ang pagtakbo niya dahil ang punong ehekutibo ang chairman ng kanilang partido. That is according to them. Kung tanungin mo naman yung aming huwag na lang pakialaman yung aming partido. Pakialaman lang yung kanilang partido. Ayusin lang yung partido nila bago sila makialam sa partido namin. Yung proseso na sinasabi naman, pwede naman yung dumaan sa mabilis ang proseso or mabagal na proseso as long as there is a process done before ako nabigyan ng kuna. Ukol naman sa mga pagdududa na siya ay spare tire candidate o pamalit lamang at papalitan din siya ni Davao City Mayor Sara Duterte, ayon kay De La Rosa, bukas naman siya sa posibilidad na papalitan din siya bago ang deadline ng substitution sa November 15. Sinabi pa niya, personally, ay mas gusto niya ang presidential daughter na tumakbo sa pagkapangulo. As far as I'm concerned, I am. Not unless may pagbabago, which is perfectly legal. It is provided for in our election laws na pwede magkakaroon ng switching, pwede magkakaroon ng withdrawal, pwede magkakaroon ng replacement, then walang problema. I'm open to that. Ako personally, walang sinabi sa akin, pero ako personally, I was hoping talaga na mag-file si Inday Sara. Regardless kung PDP Laban man na partido or whatever party, basta siya mag-file lang kandidasi niya. I was hoping. But as far as to the party leadership, I don't know kung naghintay talaga sila. Diin lang din ni De La Rosa na siya ay fighter sa buong buhay niya at naniniwala siya na mabibigyan niya ng magandang laban ang ibang presidential balls. Wala na rin anya siyang pakialam sa mga issue na ibabato sa kanya sa kampanya at hindi din niya na iniisip kung ano magiging tadhana niya kapag siya ay nabigo sa eleksyon. I have been a fighter my whole life. And I promise you, I will give them a one big fight if given the chance. Kasi hindi man ako tanga na tatakbo na walang hinahanda or ihahanda para sa ating bansa. Buhay ko ay nakahanda para dito sa ating bansa, yung pagtakbo ko. Yung aking pag sugal ang buhay ko sa ating war on drugs,
Sabi ko nga, kahit naaabot tayo sa ICC, haharapin ko yan. I don't care kung saan ako pupulutin nito after nitong ating war on drugs. Basta ginawa ko yan para sa kabutihan ng ating bansa, para malinis ang ating bansa. Sinabi na lang din ni De La Rosa ng isa sa kanyang magiging arma sa kampanya at pagpresenta sa kanyang sarili sa taong bayan ay ang kanyang busilak na kalooban. I come with a clean heart. I come with a clean heart. That's my best weapon. Kasi kung tinted yung puso ko, I think I am less qualified. Pero malinis yung puso ko. Kaya I am very much qualified. I am sincere. Hindi ako plastic na tao. And kaya kong harapin lahat ng risk dito sa posisyon na ito. Janice Cosio, Radyo Inquirer Online. Bayan nagtatanong, mamaya nag-uusisa.